atinang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Linggo, ang 9 ng Agosto, Jeremias chapter 14 to chapter 15. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias tungkol sa tagtuyot. Nananangis ang Huda. Naghihingalo ang kanyang mga lungsod. Nakahandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan. At napapasaklolo ang Jerusalem. Inutusan ng mayayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig. Nagpunta naman ang mga ito sa mga balon. Ngunit wala silang nakuhang tubig doon. Kaya nagbalik sila na walang laman ang mga banga. Dahil sa kahihiyan at kabiguan ay tinatakpan nila ang kanilang mukha sapagkat bitak-bitak na ang lupa. Tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan. Nanlupaypay ang mga magbubukid, kaya sila'y nagtalukbong na lang ng mukha. Iniwan na ng inahing usa ang kanyang anak na bagong silang, sapagkat wala nang sariwang damo sa parang. Umakyat sa mga burol ang mga asnong maiilap, humihingal na parang mga asong gubat. Nanlalabo ang kanilang paningin dahil sa kawalan ng pagkain. Nagsumamo sa akin ang aking bayan. Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayunman, kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod. Kami ay nagkasala laban sa iyo. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang manlalakbay na nakikitulog lamang. Bakit para kang isang taong nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa? Ngunit ang totoo, O Yahweh, kasama ka namin. Kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan. Ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman, hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil. Hindi ko diringgin ang kanilang panalangin at hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, pababayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ang sabi ko naman, Panginoong Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o taggutom sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh,
pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Hindi ko sila sinugo, inutusan, o kinausap man. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang-isip lamang nila. Ito ang gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo, ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng taggutomang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digmaan at taggutom. Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at sa taggutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inutusan ni Yahweh si Jeremias na ipaalam sa bayan ang kanyang kalungkutan at sabihin, araw, gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y lubhang nasaktan. Kapag lumabas ako sa kabukiran, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Kapag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ang mga propeta at mga pari. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Kinapuotan mo na ba ang mga taga Zion? Bakit ganito kalubha ang parusa mo sa amin? Parang wala na kaming pag-asang gumaling. Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami. Umasa kaming gagaling, ngunit sa halip, takot ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong trono. Alalahanin mo ang ating kasunduan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makakagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang mga langit. Nasa iyo, O Yahweh, ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila. Ayoko na silang makita. Kapag itinanong nila sa iyo kung saan sila pupunta, sabihin mong itinakda na ang kanilang hantungan. Ang iba sa kanila'y mamamatay sa sakit. Masasawi naman sa digmaan ang iba. Ang iba'y sa matinding gutom at bibihagin ng mga kaaway ang iba pa. Apat na nakakapangilabot na parusa ang ipinasya kong ipadala sa kanila. Sila'y mamamatay sa digmaan. Lalapain ng mga aso ang kanilang mga bangkay. Kakainin ng mga buitre ang kanilang laman. At sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Gagawin ko silang kahindik-hindik sa lahat ng tao
sa buong daigdig dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases na anak ni Hezekias noong siya'y hari sa Huda. Sino ang mahahabag sa inyo, mga taga-Jerusalem? At sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Sino ang mag-uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan? Ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin. Kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay at aking dudurugin sapagkat hindi ko mapigil ang poot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Kayo'y parang mga ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. Kayo'y aking pupuksain, bayan ko. Sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa. Mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan kaysa dami ng buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan. Aking patatangisin ang kanilang mga ina at biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Ang inang mawawala ng 7 anak na lalaki ay mawawala ng malay at hahabuli ng kanyang hininga. Para sa kanya, magdidilim ang dating maliwanag dahil sa malaking kahihiyan at pagdaramdam. Ang matitirang buhay ay pababayaan kong mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. Napakahirap ng kalagayan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito? Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang o kaya'y nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Yahweh, mangyari nawa ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglingkurang mabuti at kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway nang sila'y naghihirap at naliligalig. Walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinaluan ng tanso. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at ari-arian ng aking bayan bilang parusa sa mga kasalanang kanilang nagawa sa buong lupain. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam, sapagkat ang poot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alalahanin mo ako, tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang papayag sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay. Kasama ang ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa iyong utos, nanatili akong nag-iisa at nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Nais mo bang ako'y mabigo
kaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang isinagot ni Yahweh, "Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sasa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas."